Ikasampu ng Hulyo, Biyernes, ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa 12, "Isinusugo ko kayo ngayon na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino nawa kayo, gaya ng mga ahas, at walang malay na parang mga kalapati. Mag-ingat sa mga tao. Ibibigay nga nila kayo sa mga sanggunian at hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin din nila kayo sa mga pinuno at mga hari dahil sa akin, at dapat kayong magbigay patotoo sa kanila at sa mga pagano. Pag inihirap naman kayo, huwag mag-alala sa inyong sasabihin. Sa oras na iyo'y ibibigay nga sa inyo ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapapatay ng kapatid ang sariling kapatid, ng ama ang kanyang anak, at isasakdal ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipapapatay sila. Kamumuhian kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit sa pananatili lamang ninyong matatag hanggang wakas, kayo maliligtas. Kung uusigin kayo sa isang bayan, tumakas kayo at pumunta sa kabilang bayan. Sinasabi ko sa inyo, bago nyo matapos daanan ang lahat ng bayan sa Israel, darating na ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi ni Jesus sa 12, "Isinusugo ko kayo ngayon na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat." Ano nga ba ang laban ng tupa sa mga asong gubat? Kilala ang asong gubat sa paninila at pagpatay. Matapang at mapanganib ito para sa mga tupa. Ang tupa naman ay kilala sa pagiging maamo at tahimik. Wala itong kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili sa lakas at tapang ng mga asong gubat. Ang kakayahang pumatay at ang katangian ng pagiging maamo sa mata ng mundo ay mga magkasalungat na katangian. Ano nga kaya ang aral na nais iwan sa atin ni Jesus sa likod ng mga pananalitang ito? Maaaring ninanais ng Panginoong Jesus na hindi natin dapat ipakita ang tapang sa pamamagitan ng karahasan at pagpatay, sapagkat dumating naman siya hindi upang magpahamak kundi upang magligtas. Ang sino mang naglilingkod sa Diyos ay dapat nagtataglay ng katangian ng tupa sa pagiging maamo nito sa harap ng panganib at karahasan. Hindi kailangang harapin ang karahasan sa pamamagitan din ng karahasan. Taglay ng isang lingkod ng Diyos ang lakas ng kapayapaan sa gitna ng pag-uusig ng mga mararahas. Pagsasagawa. Sinabi ni San Francisco ng Assisi, "Poon, naway ako'y iyong tulutang maging kasangkapan ng iyong kapayapaan. Sa pagkamuhi, naway maitanim ko ang pag-ibig."